So, ngayon mga bro paps, gumawa kang video ngayon kasi nga may topic tayo ngayon mga bro paps. Ito mga bro paps ha, kilala niyo naman ako, komedyante ako, may halong kalokohan sa video. Ito mga bro paps, itong video na to ay raw video. No? Tuloy-tuloy to mga bro paps ko. No? Kasi may topic tayo na seryoso na dapat nating gawa ng reaction. No? Reaction sa opinion. No? Kasi sinasabi nilang poverty porn. What's up mga bro paps? Me again, Premier Motorman. Today we're back with another video. Ayan, kumusta mga bro paps? Long time na kasi, but now see now. So ngayon mga bro paps, na-miss ko kayo, no? Na-miss ko kayo. Ilang buwan? So ba, lagpas isang buwan hindi tayo nakapag-upload ng mga bro paps. No? So, nag-live-live lang tayo. Kasi wala tayong content na maayos. So, ngayon mga bro paps, gumawa kang video ngayon kasi nga may topic tayo ngayon mga bro paps. No? Ito mga bro paps ha, kilala niyo naman ako, komedyante ako, may halong kalokohan sa video. Ito mga bro paps, itong video na to, kasi may topic tayo na seryoso na dapat nating gawa ng reaction. No? So, ngayon mga bro paps, so, alam niyo naman, no, sa social media, no, uso ngayon yung mga sasabing poverty porn daw. So, ang ibig sabihin sa kanila, yung poverty porn is yung content creator or vlogger na gumagawa ng video na para sa sa mga mahihirap, tapos pinapanood, taas daw yung views. So yung mga bro paps, sa hindi mo lang alam, hindi naman tayo ganun kayaman, no? Hindi naman tayo marangya sa buhay, no? Mahirap din tayo, eh, no? Mahirap din tayo. Nasusumikap lang tayo, no? Lahat naman yan, yan ang ano natin, goal, para hindi naman tayo hanggang sa baba lang, dapat din natin umangati sa buhay, no? So, sa mga hindi pinakakilala sa akin, mahirap lang din ako, no? Pero ina-analyze ko yung sinasabi nilang poverty porn. Saan banda? Sa mga kalokohan, alam niyo naman ako pag yung mga ganito, bihira lang akong gumawa. First time ko pa to gawin. Seryoso. Seryosong usapan. So, poverty porn daw. Kasi may mga issue daw sa mga ganyan eh. Hinahanapan nila ng negative side yung mga ganong tao na gumagawa ng mabuti sa isang kapwa-tao lang din. So, normal yan mga bro paps, no? Normal yan sa mga na mayroong mababash, lalo pag sikat ka na. Ako hindi naman ako sikat. Doon lang tayo doon sa sikat. No? Kasi bibigyan ko lang to ng reaction sa opinion. No? Kasi sinasabi nilang poverty porn. Dalawa lang talaga ang tao sa mundo, dalawa lang. Merong positive tsaka negative, no. So, despite sa mga positive, alam nila 'yan, 'di ba? Alam nila 'yan tsaka positive ka, pag positive ka sa buhay, positive din yung makukuha mo. Pag negative ka, talaga. Hanggang doon ka na lang negative, puro negative. Hindi naman ako sumasagasa ng ibang tao, no. Ang akin lang kasi, iba yung dating sa akin ng sinasabi lang poverty porn. Eh. Magkaiba kasi ang meaning ng poverty porn, mga bro paps. Kasi isipin mo, poverty, tugma na yung sa ginawa ng isang bahay, isang tao na video na para sa mga poverty. Pero pag sinasabi mong poverty porn,
So, di ba, kahit ikaw nga, bro, tops, no, kahit kayo, pag sinabing porn, parang bastos pakinggan, di ba? Kasi may isip mo agad sa porn, scandal, bastos, etcetera, etcetera, di ba? Kaya, na-curious ako, saan nila nakuha yung ganong term, o kaya ganong definition sa isang tao na yun, na porn, poverty porn. Ibig sabihin ba, yung ginawa niya is bastos? No? Ibig sabihin ba, yung ginawa niya is mali? Ibig sabihin ba, yung ginawa niya is nakaapak siya ng isang tao? Ng mga tao? Tumulong siya eh. Diba? Sa ating kasi, may ugali din tayo, lalo sa mga negative, madalas yan. Hindi nila nakikita yung kabutihan ng isang tao, no? Sa dami niyang ginawang video na mabuti, hindi lang yun, marami pa. Pero ang nakikita lang nila is yung mali. Parang hinahanapan nila ng butas, no? Parang ano lang yung mga pop-ups eh. Parang nagtatrabaho ko lang yan eh. Diba, nagtatrabaho ko sa isang establishment o kaya company. Hindi ba wala yung ganong tao na negative? Meron yan. Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka ng ayos, nagtatrabaho ka, kumakain ka para maihahon mo yung pamilya mo, makapagdating na sahod, may pera ka, overtime ka pa, diba? Kumakain ka, gumagrind ka, sinasabi, nagsisipag ka, gumagawa ka ng paraan na ayaw mo talaga umabsent, tapos pasok ka ng pasok, tapos focus ka. Pero, may mga tao talaga na pag nakikita nilang ganun ka, kasi siyempre, may halong yan eh. Inggit. Isa na yan. Unang-una yan, inggit. Kasi hindi naman mag-i-intiyar sa iyo yung tao na sirahan ka kung walang inggit. Una, ano yan, ang una yan. O kaya, insecure siya sa ginagawa mo. Kasi nga, sa sipag mo, nagbunga yung mga yung trabaho mo, na-promote ka, ngayon may naingit sa'yo, yung isang katrabaho mo, mas nauna pa siya kaysa sa'yo, pero tamad siya. So, doon makikita na ikaw pipiliin kasi masipag ka eh. Di ba? So, yung tamad, walang ano, saktong galawang minimum lang ikaw, galawang ano, times two. So, doon, kahit sino, di ba? Kahit masipag ka. Di ka umaangas sa trabaho, kung ano yung utos sa'yo ng boss mo, sinusunod mo, mapromote ka talaga, di ba? Parang ganun lang yung mga bro pops, hindi mawawala yan. Nasa sa inyo lang yan kung paano nyo dalhin o kaya paano nyo siya i-handle. Parang ganun. No? Ganun lang. Kasi ang negative na tao, yan ang gawain niya talaga mga bro pops. Yan ang gawain. So, bakit ko nabanggit yon? Parang example lang yung mga bro pops para mas maintindihan nyo kung bakit ganon yung pagkakaintindi ko sa mga ganong tao. Diba? Dapat, sa ganyan mga sitwasyon mga bro, huwag nyong pansinin yan, hayaan nyo lang, huwag nyong pakinggan, focus ka lang sa gusto mong marating sa buhay. Ano? Ako, hindi naman ako ganong kayaman mga bro pops, hindi ako ganong ka... Yaman, walang-wala. Normal, isang ordinaryong tao lang din ako, no? Sa mga hindi nakakalam, sa mga bagong viewers natin. So, yun lang. So, hindi ko ma-sink in sa utak ko bakit ganun yung definition nila. Ganun yung pagkaka-intindi nila sa ganun sa ginawa ng tao na yun, no? Ang ginawa niya mang ispakabutihan, eh. So, sa totoo lang mga bro pops, no, sa ngayon na panahon, mas mananaig talaga ang ganyang mga video. Mas tatangkilikin talaga yan, in short, ng mga tao. Kasi nga, tumutulong ka, lalo na sa kapwa Pilipino. Siguro mga bro pops, wala naman siguro masama kung ganyang gagawin niya. Kasi style niya yun eh. Yun ang nagpapasaya sa kanya na tumulong sa kapwa niya, di ba? Wala naman siyang hiningi sa mga negative na tao na ganito, pre. Pahinga ako, ano pre, 5,000 bibili ko helmet, pre.
Bumiliyaw ng ibo para pamigay. Wala naman eh. Kasi nga, yung tao na yun is passion niya yun ng pagtulong. Kramir, meron nga iba gumagawa ng ganyan pero hindi na video. Sa kanila na yun, di ba? Siya kasi gusto niyang maipakita na kahit content creator lang tayo, nagsimula din siya sa mababa, gusto niya din magbigay ng tulong sa mga mas mababa pa sa kanya. Ang nakaganda pa doon, kahit nasa taas na siya, tumatanong pa rin siya doon sa baba. Diba? Yan ang kaganda. Diba? Bali yung mga blessing na dumarating sa kanya, sinishare niya lang ulit. Diba? Kasi doon siya nanggaling sa ano sa baba eh, bago siya umangat eh. Diba? Kasi, alam ko, sa mga narating niya, hindi shortcut yung narating niya ngayon eh. Step by step yun mga bro, pops na kung papanoorin nyo. Mas gusto ko pa yung mga ganong mindset, positive mindset, saka positive vibes na ginagawa niya. Kasi nga, nakakaano siya, nakaka-inspire siya eh. Nakaka-motivate siya ng mga tao. Kaya pinapanood siya. So, kahit ako, nanonood ako nun mga bro, pops. Lalo sa mga, hindi lang sa mga kundi lahat, di ba? Lahat ng mga tao tumulong, di naman lahat ng tao gano'n yung ginagawa, pero madalas yun ang pinapanood ng tao, mga bro, pops. No? Halimbawa na lang, sa mga tinutulungan ni Idol Tulpo, di ba? Rapi Tulpo, di ba? Maraming nanonood sa kanya kasi nga, ano siya eh, matulungin siya eh. Di ba? Kaya nga, sabi nga nila, kapag ikaw ay matulungin sa isang tao na bukal sa kalooban mo, walang magbibigay sa'yo ng success. Yun nasa itaas. Yun ang magbibigay sa'yo. Di ba? Kasi sincere ka eh. Sincere ka sa ginagawa mo. Mahal mo eh. Mahal mo yung ginagawa mo, ang pagtulong sa kapwa. Kasi pag ikaw gumawa ng mabuti, sobra-sobra yung blessing na darating sa iyo, mga bros. Naniniwala ako dun, mga bros, sa totoo lang. No? Kasi yung mga ganyang mindset kasi na, bakit ko pa, ano, self, bakit ko pa, ano, bakit ko pa ako yung video tapos bibigay ako pera, ganun-ganun. Nasa inyo na yan. Baka madamot lang kayo, di ba? Badamot kayo tumulong sa mga kapwa nyo Pilipino. Diba? Buti pa nga yung mga hindi pa natin kalahi. Tinutulungan pa yung mga marami na yan. Kahit politiko, kahit mga madalas content creator. Marami na yan. Nagbibigay sila ng charity. Diba? Mga nagbibigay sila ng donation. Marami na yan. Pero tingnan mo, sila yung nagiging successful nga. Kasi nga, the more you give, the more you receive. Di ba? Ganun yun eh. May kasabihin tayo yan. Alam naman natin yan eh. So, biyaya yun galing sa itaas na nagbigay sila. Kaya ngayon, successful sila. Marami silang nakukuha na hindi nila nakukuha dati. Di ba? Kaya, mas maganda yung mga ganyang panoorin kaysa mga negative vibes, bad influence. Hindi ako ganun eh. Hindi ako nanonood sa mga ganyang mga ano pag negative kahit sikap ka pa di kita papapalo di kita ipapalo no doon ako sa positive kasi magre-repeat lang eh parang ma-inspire ka eh parang ano siya parang isipin mo ay hindi mo pala ako wala ng pag-asa kasi nga siya nga kaya niya eh nanggaling sa baba eh tapos umangat siya eh. Paano pa kaya tayo? Diba? Parang pagkalahatan yung sinasabi niya, mga Lopax, no? No? Tapos may ginawa pa siyang gano'n na mabuti. Sobra-sobra talaga yung blessing na makukuha niya. Diba? Wala naman siyang inapak ng tao dun eh. Diba? Para sa akin lang, wala. Wala siyang ano. Pagkat siya tinawag na poverty porn, mali yung pagkakabigay niyo ng gano'ng meaning o kaya gano'ng words. Poverty. Sabihin natin poverty video. O, ganun na lang. Diba? Kasi hindi, madalas sa mga negative na tao, hindi nila nakita yung ganun, ano eh. Hindi nila nakita yung magandang gawa ng isang tao.
mas nakikita nila, mas nakikita nila yung mali na ginawa. Itsapwera yung mabuti. So in short, gumawa ka man ng mabuti or masama, may masasabi at masasabi pa rin ang si may mat masasabi masasabi pa rin sila sa iyo. So ang maganda doon, matatag ka lang, focus ka lang, huwag ka lang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila, magiging successful ka talaga. Yun ang magandang halimbawa doon, diba? So, believe ako sa mga taong ganun, kahit nasa taas sila, tumatanaw sila nang nasa bawa pa nila, no? Parang, ano lang, give and take lang eh. May bracing ka, nagsishare siya, diba? Napakagandang halimbawa yan, panoorin yan, kahit ako, manunood ako niyan, diba? Kaya siya, minahal na siya ng mga tao. Kaya nga, dumami yung subscriber niya, dumami yung mga followers niya, di ba? Mapapansin nyo, di ba? Sa mga successful na tao, ganun talaga. Napamahal na yung mga viewers sa kanya eh, kaya pinapanaw siya. Siyempre, ang pagpa-vlog mga bro-pops is a business. Business din yan. Kasi nga, kumikita ka eh. Diba? Sa YouTube, kumikita ka. Depende sa content mo na makaka-relate lahat. Diba? Kasi, ngayon kasi, mas malakas ang social media ngayon eh. Diba? Di ko pa dati na iba pa yung ano, diba? Wala pang ano. Ngayon, high-tech na kasi ngayon mga bro pa. So, una natin tawagin poverty porn. Kasi ang pangit nyo. Pero respect pa rin sa'yo kung ganyan pagkakanin mo. Pero sa akin, poverty video mas maganda pa eh, di ba? O good Samaritan, yan. Pwede pa, di ba? Kasi sa mga negative na tao, ang ibibigay nila title, negative din eh. Pero kung sa mga positive na tao, ang bibigay nila, yung positive din na title eh. Ganun lang eh. Ganun lang simple eh. Dalawang klase lang yung tao. Kaya tayo, magmahala na lang tayo, suportahan na natin yung tao, di ba? Nasa inyo naman yan kasi, nasa inyo naman yan kung susuportahan nyo, hindi, di ba? Huwag yung panahorin kung ayaw nyo, ganun lang. Simple lang. O, oh, real talk lang ito mga bro-ups, ha? Seryoso. Walang halong biro ito kasi na, yung tao, ano yan eh, yung tao nyo is sincere siya sa ginagawa niya, kaya, maraming blessing darating sa kanya. Di ba? Kayo, pwede, wala naman sinabing bawal yung gayahin nyo rin kung gusto nyo masenso rin, di ba? Wala din naman kayo pinagbabalan eh. Nasa inyo na yan kung paano nyo gawa ng magandang ano, di ba? Halimbawa, nasa inyo na yan. Kasi guys, ang mga content creator, hindi basta-basta yan guys. Lalo mag motovlogger ka. Motovlogger is the worst content na gagawin ng isang tao. Kasi prone sa accident eh. Pag mga, daily vlog lang, okay lang kasi pwede lang sa bahay. Pero guys, yung effort ng isang tao, yung editing, lahat, yung time, effort lang talaga ang gagawin mo dyan. Tapos, diskarte, di ba? Kung paano mong maayos yung video na para maganda sa mga viewers mo. So, in short, entertainment. Ano ba? Ganun lang. Ganun lang naman talaga ang YouTube tsaka yung Facebook eh. Ganun lang eh. Kaya nga pinapanood kasi na-entertain yung mga viewers. So, successful siya. So, dapat portahan na lang natin. Kung ayaw yung suplod, di okay lang din. Diba? Yun lang ang pagkakanong mga bro-pops sa poverty porn. Parang negative sa akin yung poverty. Ginugil ko pa yan mga bro-pops ha. Pinugil ko ang poverty porn, anong meaning tsaka definition niya. Same lang, anong pagkano. Yung ginawa ko dati, kanina, ginawa ko rin na poverty porn meaning. So, sinas ko ulit, poverty porn definition. Same lang yung ang lumabas. So, anong connect doon? Di ba? So, sa poverty porn na yan, siya nagpauso, shoutout. Gago! So, na-office naman na sa mga ganong nagsasabi na poverty po. So yun lang mga bro-pops to. Narinig naman yung explanation ko. Pero sa akin, X yan. Hindi yung poverty po.
Poverty porn lang pag sa mga negative na tao. Pero pag sa mga positive na tao, hindi yan ang, ano, hindi yan ang meaning ng ganong mga gawain. Hindi. Normal sa atin mga Pilipino ang matulungin sa kapwa. Tandaan nyo yan mga bro-cops, kahit sino. Lalo na pag kapwa-Pilipino, lalo na pag ibang lahi. Tutulungan yan. Diba? So yun lang guys. So, sana na gusto nyo itong video. So yun lang mga bro-cops. No? Maraming salamat. God bless and ride safe always. Peace out.